Hi, good morning guys. So, ngayon ay January 13, Wednesday. Ayan. So, nandito ako ngayon sa labas. May bibilihin pa ako pantisal, pag-almusal. Shout out po dyan sa iPad ko. Parang tayo naglalakad. Kwentuhan muna tayo. May dalawang klaseng emotion ang nararamdaman ng mga tao, di ba? So, yung isa dito, yung una dito yung bad emotion at saka pangalawa, good emotion. So, mamaya pag-usapan natin yan. Ngayon, bago natin pag-usapan yung emotion na yan, ay bibili muna ako sa bigyan ko. Okay? Pabili po. May pandesal pa yan. Pabili akong 10 peraso. Ayan po, nakabili na po ako ng pandesal. Yes. Ayan, hanap tayo ng hanap tayo mapagpwestuhan bago natin pag-usapan yung dalawang klaseng emotion na yun na nakapagbigay sa atin ng saya at lungkot. Ayan. Actually guys, yung emotion natin ay ito ay nagdudulot kapag yung naririnig natin at nabalitaan natin ng mga bad news. Ito ay nagdudulot sa atin ng hindi maganda sa ating kalusugan. Dahil dito, nagkukos ng magkakaroon at nangihina ang ating katawan. Yung tumataas ang ating blood pressure, ayan. So, yung magandang emotion pala, yung excitement, tapos may nabalitaan ka maganda, diba? Ayun. So, ito lang yung paraan kapag ikaw ay nagtatanggap ng magandang emotion. So, masaya, maganda sa kalusugan. Minsan napasigaw ka, napasayaw ka, diba? Napapalakpak ka, ayun. So guys, malapit lang lumabig ang pandesal. Bilisan nating maglakad. Doon natin tapusin yung pinag-uusapan natin, yung dalawang klaseng emotion sa isang tao. At dahil pandesal ang ating almusal ngayon, ang partner ay mainit na kape. Pabili ako ng kape, ha? So, ayan. Kape tayo, mga katambayan. Shout out ulit sa aking mga iBags. Diba? Ayan. So, ayun, nandito na tayo. Kape na tayo. Alam mo katambayan kung bakit nabanggit ko yung emotion, yung dalawang emotion. Kasi, ito yung nabanggit ko kanina, di ba? Una, yung bad emotion, ito yung nagbibigay sa atin ng, nagbibigay sa atin ng masamang kalusugan dahil nga, natanggap natin ng masamang narinig, masamang balita, di ba? So, parang, ito yung nanghihina tayo, tapos wala tayong ganang magtrabaho, wala tayong ganang gawin yung mga bagay na gusto natin gawin, di ba? So, paano po ba maiwasan yung mga bagay na yun? So, simple lang naman ang pwede mo pag-iwasan yung mga bagay na yun eh. I-confirm mo muna kung talaga bang totoo yung sinabi niya or kung totoo man o hindi, so dapat hindi ka muna mag-react. So, kailangan think positive ka lang. So, kailangan mag-isip ka ng lawakin mo yung isipan mo na marami ka dapat isipin na positive o baka naman gano'n, di ba? Baka naman ganyan, di ba? So, bali, isipin mo lang sa positive side thinking. Pangalawa naman, yung tungkol sa
sa good news, emotion, yung sa emotion na magandang emotion. Ito yung nakakatanggap tayo ng mga regalo, nakakatanggap tayo ng magandang balita. Tapos, mayroon kang nabiling magandang gusto mong bilhi, di ba, nabili mo. Tapos, mayroon kang pinuntahan ng mga kamag-anak, di ba, ang ganda ng emotion, napasigaw ka, ayun. So, normal lang yun talaga sa atin yung emotion na yun. So, paano natin mapapanatili na laging maganda ang emotion natin? Kasi, hindi natin maiwasan yan sa araw-araw at hindi maganda yung emotion. Paano mo maiwasan din? So, katulad nga na binanggit ko kanina sa bad emotion, sa una nating pinag-usapan na bad emotion, dito sa good emotion, ganun din. So, dapat hindi ka pwedeng mag-isip ng kung anong negative thinking na yan. Hindi natin maiwasan yun. Pero, pwede natin kontrolin kung ano yung dapat kontrolin para nakakabuti sa atin. So, ayan, mayroon po ba kayong naintindihan sa sinishare ko ngayong umaga, ngayong January 13, Wednesday. So, thank you sa panonood mo sa video ko. O kung mayroon po kayong natutunan, mag-comment lang po kayo sa video ko. Mag-like kayo, mag-share kayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ayan. By the way, my name is Renante Anday, yung katambayan. Bye-bye!